like I love me. Hello mga kumari, magandang tanghali sa inyong lahat. Ngayon, ito na naman tayo, magtuturo ng napakasimple na snack natin. Pang-snack, actually, pang-snack namin yan ngayong alas tres. So, let's start mga kamamsi. Gagawa tayo ng ginataan na kamoting kahoy. Start! Mga ingredients sa ating gagawin na ginataang kamoting kahoy. Siyempre, ang ating kamoting kahoy, tapos yung pangalawang gata at kakang gata. Tapos asukal. Napakasimple lang nito mga kumare. Gusto ko lang talagang mag-snack. So let's start mga kamamsi. Gagawin natin ang ginataang kamoting kahoy. Balatan na natin ang ating kamoting kahoy. Bagay na bagay ito sa malamig na panahon. Tapos pagka-kiss-kiss natin, slicein natin siya ng ganito. Ingat lang kayo, baka dumiretso yung kutsilyo sa kamay nyo. Ayun, matigas. Huwag nyo isama. Ayan, matigas siya, no? Pusing ko lang ito, mga kamamsi. Tapos, babalikan ko kayo maya-maya ng konti. Ito na yung ating kamoting kahoy na binalatan. Nagayat ko na, nahugasan ko na rin. So, iluluto na natin yung ating kamoting kahoy. Magagata tayo ng kamoting kahoy, mga kamamsi. Kasi pang snack natin. So, ilagay na natin yung ating kamoting kahoy sa ating kawali. Wala pa yung apoy. Tapos, pagkalagay natin ng ating kamoting kahoy, ilagay natin yung pangalawang gata. Ito yung pangalawang gata. Ito ang ilalagay natin pagpapalambot natin ng ating kamoting kahoy. Pagkalagay natin ng ating pangalawang gata at ang ating kamoting kahoy, ang gagawin natin, syempre, bubuksan natin yung ating stove. Tapos, tatakluban natin yan. Takpan na natin. Then, balikan na lang natin mamaya kapag malambot na yung ating kamoting kahoy. So, i-check na natin kung malambot na ang ating niluluto. Ay, mainit. Wait lang. Buksan natin. Then, haluin natin. Matigas pa sa bato, mga kamamsi. Good luck sa akin kung malambot itong aking nabili na kamote. Sana malambot siya. Ay, medyo malambot na. Maya-maya na natin, balikan lang natin. Hindi pa siya malambot na malambot na malambot. As in, malambot. So, check na natin kung malambot na yung ating kamoting kahoy. Uy, malambot na. Natuyuan na siya. Malambot na ito mga kamamsi kasi, oh. Clear na na malambot na siya. Haluin natin. Baka dumikit. Ayan. And then, lalagay na natin yung ating asukal. Depende sa inyo, sa katamis ang gusto ninyo. Ako, 1/4 lang yung nilagay ko. Alam nyo, 3 kilo yung binili ko na kamoting kahoy. Kaya lang, ito lang ang nakuha kasi yung mga dulo niya ay matigas. So, hindi ko na alam kung ilan kilo itong niluto ko. So, halu-haluin lang natin. Ito yung kakang gata. Ilagay na natin para pang palapot. Ayan. So, saka natin siya palalakasan ng apoy. Kasi kanina nilagay ko siya sa medium heat. So, ganyan lang. So, babalikan na naman natin siya maya-maya pag medyo tuyo at matuyuan na siya ng konti para maganda ang pagkakaluto niya. Gusto ko kasi yung maligat na maligat yung kamuting kahoy natin na pang-snack. Balikan natin, takpan uli natin ito, then balikan lang natin maya-maya ng konti pag medyo kumatikati na. Check na natin mga kamamsi ang ating niluluto kasi uulan na. Wow, ang sarap. As in, ang sarap. Ayan, malapot na. Sarap. As in, ayan, maligat na siya. Okay na to. Ayan, malambot na. Okay na to, mga kamamsi. Luto na ang ating ginataang kamoting kahoy. Kainan na, sali natin. Ang sarap-sarap.
Super sarap. Ang ganda ng pagkakaluto niya. As in, yummy. So, kain na tayo. So, tikman na natin. Sarap. Super sarap niya mga kamamsi. Napakasimpleng pagluto, napakasimpleng merienda, kayang-kaya, patok na patok sa ating bulsa. So if you like this video, give me a thumbs up, subscribe to my channel, and tap the bell for more updates. Happy cooking!